Yan. Ano gagawin? Para yatang... Awa! Yo, what's up, mga Soward? Kung napapansin niyo, marami akong kasama. Kilala niyo naman siguro si Jinky. May mga vlog na siya sa Bukana. Pero kung sino man yung nakaalala, baka mayroon pang hindi nakapanood. Hindi na alam kung anong naging update sa kanya. Si Jinky po yung ano, yung napalabas natin sa ospital, no, sa private ospital ng Nasugbo. Ilang taon na? One year mahigit. Ano yan? March 14? No. Oh, 1 year mahigit na. Okay. Isang taon na nakalipas. So kung sino man nakapanood na yon, ilalagay ko yung, sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko yung link ng video na yon dito sa description. No? Bago tayo magpatuloy, panoorin nyo muna. Itong clip na to, ito yung mga flashback lang doon sa nasa ospital pa si Jinky. Grabe, wala nang nangyaring to. Hindi ko na maalala itong mga ganitong mga pangyayari nun. Yun! Ah, kasi in-insert na eh. Magaling! Yan, so, ito na po siya ngayon. Hindi ko akalain na ano, ganun ka bilis. Hindi, actually hindi mabilis kasi isang taon, grabe yung nangyari sa kanya talaga. Maraming, ako akala ko hindi ganun ka bilis yung recovery niya. Iniisip ko nga baka hindi na makakalakad ng maayos, pero baka pwede mong yan, Jing. Kwento. Bye-bye. Bago lahat, gusto ko lang i-flex yung ating mga kasama kasi kaming lahat ang naging part ng charity na yun. Si Maddie, si Maddie. Ayan, tapos si Lloyd, si Katropa. Siya yung pumunta sa ospital para i-check kung totoo ba talagang nandun si Jinky. No, tapos si Maddie ang kasama ko doon. May marami pa kaming pinapagalungganon pa kami. Tapos si Kanuto, mayroon siyang sponsor noon. Shoutout kay Marty Lablab na dapat yung 10,000 pesos ni Marty pampakain ay sa bata. Para sa mga bata, ano? Sa mga bata, parang, anong tawag doon? Feeding. No? Feeding sa bata, pwedeng hindi. Feeding. Pwede. Pasang. Sa so, ginawa ni Kanuto ay, imbis na doon sa mga bata, idinagdag niya doon sa charity kasi malaki-laking halaga ang kailangan nun eh. Tapos, si Hannah at saka si Kate, sila yung mga kasama ko nun, yun yung mga time na wala akong mga cash. So sa kanila ako, kumuha mo ng pera, no? May chinso! Yan! Hintayin natin, ano? Sayang kasi yan eh. Hintayin natin yung chinso. Hindi, rinig ko siguro, malakas ang voice ko eh. Yan. Namaya, ilapit natin kay Jinky pag nagsalita natin si Jinky. Yan. So, maraming salamat sa Sword Family. Sa Sword Family. No, uulitin ko lang kaya hindi ko na sabihin kung magkano ang pera ko na inilabas, sarili kong pera ang nilabas noon. Hindi ko na sabihin kung magkano. Pero kung bakit ako gumagastos ng ganung kalaki? Kasi malaki sahod ko noon. Malakas pa 'yung channel ko noon. Ang dami pang views kaya malaki 'yung sahod ko. Shout out din kay Marty Lablab kasi yung 10,000 niya ay nagamit din natin, dinagdag dun sa pampalabas sa ospital. Tapos shout out pa rin kay Tutoy Bibo.
ng New Zealand. Hindi. Ha? Toto di Pinana? Alabama. 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 Ayun na muna. Shout out kay Totoy Bibo dahil sila ang una talagang tumulong na, na siya din yata ang nasabi sa'yo. Apo, na pumunta sa akin. Ilang beses ngayon sinabi sa akin na yun. Lumapit sa'yo. Nakaipon sila ng kulang-kulang 50 mil no, sa tulong ng mga kung sino man yung nasasakupan ni Totoy Bibo nun. No? Tapos idagdagan ko na lang yun para makalabas sa ospital kasi 1 month sila sa ospital. Ngayon, baka pwede natin tanungin si Jinky kung kumusta naman siya nung mga time na yun or para ma-recall lang, ma-recall. Pero uulitin ko, ang video na yun ay nasa description. Pwede nyo siyang i-check sa mga hindi pa nakapanood. Jing, bakit ang puti mo? Kasi isang taon po ako nakakulong sa bahay. Habang nasa bahay. Isang taon na ako nakakulong sa bahay. Wala pong labas-labas. Kasi hindi naman ako nakakalakad ng time. Dapat pala ganun gawin mo para matutok. Oh! 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 Tanungin na lang natin si Jinky after nung mga nangyaring yun. Teka, isa pa. Si Franstar, di ko pala flex. Si Franstar, yun, siya naghatid gamit yung kanyang orange na sikat-sikat na sasakyan. Inatid sa Tansa. Kawit. Kawit sa Nubalita. Sa Cavite. Si Franstar na naghatid nun, kaya napakasulit. Kasama si Katropa! Yun, muntik pang malaglag si Jinky nun. Yun ang naalala yun. Dami pang malaglag. Yeah, grabe yun. Masa itong team na to. Kompleto kaming lahat. So ngayon, nagbabalik si Jinky, pumunta dito. Nagulat ako kasi panuorin nila lang siya kanyang channel din. Nung unang kita namin ulit, ang pagkikita namin muli, matapos yung napalabas sa ospital. Yan. So, mamaya, wag kayong bibitiw kasi may mga papasalamatan ako kung paano siya nakarecover. May mga taong tumulong din sa kanya na hindi talaga siya pinabayaan hanggang sa ganito na ang kalagayan niya ngayon. Okay na siya, nakakalakad na. Baka tanungin ko na lang siya. Baka may gusto sabihin. Ayan po, kaya po ako nandito. Matagal ko na po talagang pangarap na bumisita sa Bukana. Ayan, dahil gusto ko po magpasalamat. Especially po kay Idol Jaffer. Kasi kung di niya po talaga ako tinulungan, pumunta siya sa hospital. Siguro po, hindi ko alam. Si Katropa yung pumunta nun? Opo, si Katropa po, nandahil po kay Idol Jaffer. Hindi ko alam kung nakalabas ba ako ng hospital. Hindi ko alam kung ilang buwan pa ako mag-stay doon. Hindi ko alam kung mabubuo ko ba yung halagang 152,000. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat. At maraming salamat din po sa mga kasowards po na nagsasabi sa akin na puntahan ko si Idol Jaffer. At sa team makukulit, kay Tito Eric, Sir Henry D, Daddy Dennis, Ma'am Ruby, Sir Edward. Sila po yung nagano sa akin na puntahan ko si Idol. Sabi ko, pupunta ako kapag nandiyan po ang Tito Eric. Kasi noong time na yon, kaya hindi po nakakapunta sa mga nagtatanong po. Marami po kasi nagtatanong mga kasawards po na bakit daw hindi ako pupunta kay Idol. Noong time po yun, hindi po po ako nakakalakad. Ditungkod po ako August to January po, ditungkod po ako, pinipilit ko po maglakad. Sa February po, binitawan ko po yung tungkod para ipilit ko yung binti ko para makalakad muli. Ayan nga po, thanks to God po kasi nakalakad po ako. Sa pamamagitan din po ng Team Palaka ni Kuya Dom at saka ni Ate Bel, sobra po talaga malaking tulong po sila sa akin kasi sila po yung talagang nag-alok sa akin na maging therapist ko po. Okay! Mamaya na yun sa Team Palaka kasi yung mga special mention ko yung mamaya. Doon muna tayo sa ano, yung isa sa mga grabe talagang sakripisyo yung ginawa noon sa nasa ospital si Jing kay kanyang asawa si Mr. si Jesse. Pwede ba ikwento kung paano yung mga barya-barya yung anong ginawa ni Mr. mo noon? Opo. Nung nasa hospital po ako noon, 1 week na po kami sa hospital. Nahirapan na po kami kung saan po namin kukunin yung pera.
na ipambabayad doon. Kasi pwede na po talaga akong lumabas doon, sabi ng doktor. Pwede na akong sa bahay magpagaling para hindi na daw madagdagan yung bill ko sa hospital. Kasi everyday nagdadagdag po yung bill ko sa hospital. Kaya naawa naman po sila sa akin. Kaya ang sabi nila, bayaran na lang daw po para hindi na lumaki pa. Ang kaso po, wala po kami ganong kalaking halagang pera. Kaya ang ginawa po ng asawa ko noong time na yon, umaalis po siya, iniiwan niya po ako sa hospital mag-isa, binibili niya lang po ako sa nurse, at na parang nanglilimos po siya, ayan, sad to say po, nasaktan po ako noon at nalungkot, kasi feeling ko, patay ako kasi nalilimos yung asawa ko, pero natuwa din po ako kasi kung mahal niya ako, ginawa niya yung lahat, para mailabas ako sa hospital. Nanglimos siya, totoo, nanglimos siya sa mga riders, ayan, sa mga jeepney drivers, at sa mga jeepney drivers, napakabuti nila. Ayan po, piso-piso yung kita nila, barya-barya, pero nagbibigay po sila ng pera po, totoo po, at saka sa mga vendors, at saka salamat sa mga vendors po. Sa Kibiyang, yun ba nakakasya sa Kibiyang? Nagpinaharang ngayon yung mga motorista, yung mga riders, hinihingan niya ng tig-barya-barya para na makaipon. Opa, grabe yun. Ang naipon po ng asawa ko po, yung malaki pong, ano po yun eh, 1.5 na ano. Oo, yung malaki po yun, madami po siyang naipon doon, piso, 5 piso, 10 po, naipon niya po yun, punong-puno po yun, sa totoo lang. May mga nagbigay din pong mga papel, ayan, lumapit po siya sa mga barangay, mga mayor yan, mga nagbigay ng 300, 500, may nabigay 1,000. Ayun, nagpapasalamat po ako dyan sa na lumapit yung asawa ko sa Silang po, kasi botante po kami sa Silang, Cavite po. Ayan, salamat sa kapitan po dyan sa GMA po. Maraming salamat po, nagbigay po sila ng tulong sa amin. Ayun na siya si Gloria, no? Pa? Kasi kailangan hinto ng konti kasi nag-iyakan. Pati nga iyak na. Alam mo, sa GMA kami po, maraming salamat dyan kay Nanay Linda kasi sinamahan niya yung asawa ko po na manghingi ng tulong po sa barangay tsaka sa munisipyo po. Ay, nabigay din po sila yung mayor po ng 2,000. Maraming salamat po. Yun yung mga nalikom po ng asawa ko. Nagastos po yun. Yung mga ano po kasi pinambili po ng diaper ko, pagkain namin. Kasi di na po siya nakakapasok sa work noong time na yun. Simula noong aksidente po ako, di na po siya nakapagtrabaho. Yung mga kapatid ko po, salamat. Kasi kahit hindi tayo matagal nagsama, ayan, yung mga kapatid ko sobrang ano po, tumulong talaga sa akin. Nagbigay sila, lalo na yung kapatid kong si Mary Grace, inipon niya yung pera niyang ilang years para sa bahay niya, magkaroon siya ng bahay, ibinigay sa akin yun eh, yung 30,000. Ayan, thank you, yan si Grace. Maraming salamat, yun yung ginastos namin sa gamot. Kasi yung gamot namin, yung gamot ko, ang mahal, sobrang mahal ng gamot. 5,000, isang turok lang po sa akin. Kasi ano po eh, yung nararamdaman ko kasi sobrang sakit. Hindi nga po natalab yung ano eh, yung pain killer. Hindi po natalab. Lagi ako umiyak nun kasi pain killer. Ayun, kaya ano po, sobrang mahal po na tinuturok na gamot sa akin everyday 5K po. Umaga lang po yun, ibas sa tanghali pa yung sa gabi. Kaya nga, yung binigay sa akin ng kapatid ko na matagal niyang inipon. Nakalabas na kayo nun? Hindi pa po, nasa hospital pa po kami nun. Yun po yung ginastos namin sa gamot. Na everyday, magastos po kami na nasa 10,000-15,000. Kaya salamat sa kapatid ko kasi natuturukan pa ako ng gamot. Kasi ano yun, reseta na lang po ng doktor yung binibigay sa amin para bilhin po sa pharmacy yung gamot na yon. Kaya kailangan din namin ng cash. Ayan, kaya yung mga kapatid ko na tumulong sa akin, napunta po sa gamot yon. Kaya ang kinakailangan namin doon yung pambayad sa hospital talaga. Yun yung walang-wala talaga kami noon. Kaya nga yung mga nagbigay ng tulong sa amin, kaya nga nabawasan yung naibigay na tulong ng Idol Yorme. Totoy Bibo ng New Zealand po, ang Totoy
Total Bibo Nation. Ayan, nabawasan yung kasi yung pang-araw-araw namin, yung pagkain namin, yung mga bata. Kasi wala nang trabaho yung asawa ko, hindi na siya napasok. Everyday na gastos po kami, sobrang laki ng gastos namin. Yan mga kasawin, isingit ko lang ha. Pag na-hospital ka kasi, katulad nung nangyari kay Jinky, kasi na-experience ilang, may mga ilang ano rin ako na pinalabas sa hospital kasi katulad ni Kati Ernesto at saka yung iba pa. Ang mahal po ay yung mga gastusin sa araw-araw, yung bibili ka ng gamot, katulad sa binanggit niya, pupunta ka ng ibang pharmacy para bumili. Yun po ang isa sa nagpapamahal bukod pa dun sa bill mo sa hospital at saka yung mga gamot na magagaling sa loob mismo ng hospital. Kasi may mga gamot po na kailangan mong bilhin sa labas. Yun po ang mahal. Araw-araw po yun. Continue. Yun po. Yun nga po. Hey! Kailangan, isyo. Ayun po, kaya nga po ayun, nung time na yon, pinilit po ni Idol Yorme, Totoy Bibo na New Zealand, pinipilit niya pong malikom yung 152,000 kaso hindi niya po kaya. Kaya sabi niya sa akin, Jinky, lumapit ka kay Japper Sniper. Sabi niya, taga dyan yan sa Bukana. Bukana vloggers yun, marami yan dyan. Lumapit ka doon. Kaya po, na pumunta po doon yung anak po ni, may kakilala po ng, ni Ma'am Ann. Yung po, nag-message na rin po siya. Sa akin nag-message. At kay Idol Maddy po nag-message. Tapos ako po, nagbaka sakali po ako nag-message kay Idol sa kanyang premiere po. Yung ano niya po, yung ang premiere niya po, yung tinulungan niya po, nagbigay po siya ng wheelchair na dalawa po na yun, sa Manila. Sa, yung pala yung ina-open mo sa yun. Yun, doon ako nag-message. Ang haba po ng message kong yun, nandoon pa rin po yung pwede niyo pong basahin. At humingi po ako ng tulong doon. Sinabi ko yung kalagayan ko. And then thanks to God po kasi nabasa po ng Idol yon. At pinapunta niya po si Idol Katropa Official. Ayan sa Jabi sa hospital po para i-check niya po kung nandoon nga po ako. And andun po talaga ako kasi hindi talaga ako makalabas. Sobrang naawa nga po sa akin doon yung ano yung mga nurse kasi ako po yung naiiwan doon eh. May papasok, mga after days lalabas, tapos may papasok na may lalabas, andun pa rin po ako. Kasi hindi kami makalabas ng walang pera po. Kahit nakikiusap na kami doon sa ano po sa hospital na yung kung pwede promissory. Ayan, ayaw po. Kasi hindi po kami taga Nasugbo. Hindi sila taga Nasugbo. Hindi po kasi ako taga Nasugbo. Taga Cavite po ako, kaya hindi po ako pinagbigyan. Kaya nga po, at one-two po ako sobra. Iyak na eh. Kunin mo natin. Baka sa mga hindi makapanood ng video na yun, na-accidente kasi sa motor mag-asawa, no? So, panoorin nyo lang yung link sa description. Okay. Apo, kaya nga po tuwan-tuwa ako noong pumunta ang Idol Katropa na sabi niya pinapupunta daw po siya ng Idol Japper Sniper. Pinacheck po ako kung nandoon. Sobrang tuwan-tuwa po ako, nabuhayan po ako ng loob na talagang ano po, sabi ko ito na yung matagal ko nang pinagdarasal. Kaya sabi ko, hindi rin namin in-expect ng asawa ko na ora mismo na yon. Yung pagpunta nila doon, ayan, pumutang Idol, ay, kasama sila, Idol Maddy, sila Idol, kat, ano to? Ayan, si Kate, si Ate Badiday po, kasama yon. Ayan po, nung pumunta sila doon, sobrang, ano talaga, tuwan-tuwa ako, at saka tuwan-tuwa po lahat ng mga nandoon din po, kasi sabi nila sa akin, matutulungan ka niyan, ilalabas ka niyan sa hospital. Kaya nga, ayun, hindi ko rin in-expect na ora mismo na yon, yung day na yon, March 14, 2021 po, inilabas po ng hospital na bayaran po yung ano, yung kulang ko sa ano, sa bill po ng kulang 80,000 po. Ano ba pa salamat po? Bagong sahod kasi kami nun. Masalamat po ako kay Idol. Ayan sa mga kasama niya po. Pamana, Kate. Ayan si Idol Maddy, Idol Katropa. Ayan ah. Ay, kay Idol Marty, love, thank you din po. Mga ka hindi pa nandun nagtatapos ang karbaro ni Jinky. Kasi nung nakalabas siya sa hospital, hindi pa yun. Paglabas ng hospital, hinatid ni Franstar, na tsaka ni Lloyd, ni Katropa. Nung nandun ka na, baka pwede mo ikwento yung... hindi, yung ano, yung paano ka nakasurvive. Paano, kasi... oh, kasi yung time na yun kasi, binanggit ko sa channel, ay sa vlog ko na
kung si nakalabas siya sa ospital, baka kung sino pa man yung gustong tumulong kay Jinggi, kasi wala sila maging trabaho noon dahil hindi nagtrabaho yung kasawa dahil sa kanya nga sa siya naman aksidente. No, hindi ko alam kung paano sila makakasurvive pa noon, pero sinabi ko naman sa kanila mag-message lang sa akin. Pero binigay ko yung kanyang contact, kaya Facebook sa vlog ko, para kung sino man yung gustong tumulong kay Jinggi, may makakakontakt sa kanya. At paano, kasi yung kalagayan talaga ni Jinggi noon, parang akala mo talaga hindi na siya ano. Parang wala nang pag-asa talagang titingnan mo yung kalagayan niya. Grabe, bali yun. Ito yun, bali mo. Tapos hindi po ako makalakad. Hindi nga po ako makabiyaya. Wala, diretso lang talaga. Laki yan. Paano ka naka ano? Paano mo na i-survive yun? So, nung naka-uwi na kayo sa inyo? Paano, ano po? Nung naka-uwi na po kami, binigyan niyo po si JC ng pera pa nun eh. 500. Tapos yun po. Tapos kinaumagahan po, ang dami pong blessing na dumating. May mga nagpadala po. Ayan. At ang mga kasawards po, maraming salamat. Ang natatandaan ko, marami pong nagpadala. Natatandaan ko po si Sir Rose Pin TV. Yun! Sulit yan sa akin. Si Kuya Danila High Vlogs. Si Tim Palarca, nagbigay din po yan. At sino pa ba yun mga? Hindi po kasi ako naglista. Sige, okay lang. Na, ano naman marami po, marami po nagbigay sa akin ng tulong. Tapos ayun pa yung ano yung si Sir, yung ano yung para siyang chef. Si Magdipi Chef? Si nagbigay po yun ng bisip yun. Apo, basta may yung chef na lagi siya na ang mga content niya ay nagluluto po. Hindi si Magdipi Chef ba siguro? Sir De Ero? Ano? Siret. Ayan, salamat po at kay... Tapos, paano ka naka... Kasi, di ba, nagtiterapy si... Paano mo napagaling? Through video call po. Ito po kasi, hindi ko po ito nagagalaw. Nakaganyan lang po talaga yan. Yung therapist ko po na nag-volunteer po, ayan, babanggitin po ng Idol Japper kasi special mention po yun si, ang aking therapy po. Si Tim Palarca. Ayan po. Yan. Salamat na ano tayo na may tumawag lang. Kay Tim Palarca, na siyang nag-alalay talaga kay Jinggi sa pag-video call, no? Therapy. Ako, video call po. Tinuturuan kanya? Ako, tinuturuan niya po ako. Ilang gaano katagal mo ginawa yun? Matagal po. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Grabe mga kasumid, hanggang ngayon, taon. Ang lupit mo, maraming salamat kay Tim Palarca. Si Tim Palarca, sponsor ko rin po yan. Siya yung nagtumulong kay Jinggi, isa sa mga tumulong kay Jinggi. Taon. Therapy. Ano ba siya, therapist? Opo, nagtatrabaho po siya sa hospital eh. Therapist ba yun yung binibigay pag nanalo ka? Oh, yun. Tropis yun. Tropis yun. Sige. Therapy. Salamat kayo din palarga. Grabe. Ngayon, ako natawag pa po siya. Siya din po yung nagbibigay sa akin pambili po ng vitamins ko sa buto. Oh, grabe. Lahat. At saka lahat po ng ginagamit ko sa... pagte-therapy sa kanya din po galing yung tungkod ko, yung mga ginagamit ko po pang ano, sa kanya po lahat yun, pati po yung toilet chair ko po, sa kanya din po, kasi sabi niya, mas mamamahalan daw po kapag nagda-diaper po ako, kaya binubuhat po ako noon ni JC para ilagay sa toilet chair pag magdudumi po ano po, yun, malaking tulong din po yun kasi nagkaka-rashes na ako noong time na yun, kaya ang sabi binigyan po ako ng pera ni Tim Palarca para po bumili po ng toilet chair ko po. Grabe, bait. Thank you talaga. Mga kasuwa, yan po yung ano, yan po ang charity. Grabe. Yung isa sa pinakamagandang accomplishment talaga kapag gumawa ka ng yung natulong na ganyan, yung mula umpisa hanggang sa gumaling. Yan si Jinggi, isang ako proud din ako sa channel ko na nagagamit no sa pamamagitan. Hindi akin lahat yun ang tulong na yun. Ang dami kaming lahat. Sino pa si Tutoy Bibo, si Marty Lablab, yung mga sponsor, nag-sponsor noon. Tapos yun si Latin Palarca, at saka yung mga binanggit mo kayo, sino pa ba yun? Sir Rospin, si Rose Danny Pin. Lakay Vlog. Danny? Si Danny Lakay Vlog. Yan, pasensya na sa mga hindi pa nabanggit yung tumulong kay Jinggi, no? Yan, talagang hanggang sa gumaling,
Nung lang gumaling sa gingi kina. Grabe. May tumulong din po sa akin na taga Saudi Arabia. Yun. Salamat. Siya, hindi po siya vlogger, tsaka yun. Si Tita Cora pa yun. Hindi din po siya vlogger. Galing. Ibig sabihin talaga ang daming tumulong sa inyo. Opo, marami po kasi kaya po everyday may nagagastos po kami kasi may git 1 month pa po na umuwi po ako sa bahay March, nagtrabaho po si JC mga June na po. June. Kaya naka-survive po kami noon dahil po sa mga tulong na ibinigay po ng mga kasawards po. Grabe. Na kahit hindi sila vlogger, nagbigay po sa akin ng tulong. Salamat po sa lahat na nagbigay sa akin ng tulong. Ayan at pinapadala sa Western sa Pilipinas. Sa ano sa Cebuana. Ayan. Minsan through GCash po. Ayan maraming salamat po. Naka-survive po kami noon. Grabe, lupit. Congrats sa Sword Community, no. Grabe, malupit. The best. So wala na, mission accomplished na kasi si Genki, gumaling na talaga siya. Ito apo, yung... Ito na lang po yung hindi pa totally nagaling. Kasi... Pero may bakal, no? Apo, may ano. Pero nakagalaw mo siya. Apo, nakagalaw ko na po siya dahil nga kaya po sa akin therapy. Papano? Kaya mag-minded kayo. Nagagano'n niya, nagagano'n. Apo, nagagayon. Nagagayon pala. Dito namin sa reaction. Pwede ng bastos. Ano si Pinger? Ayan lang, may bata kayo, kaingin nyo. Mga update nyo kay Jinky, nakalagi, araw-araw siya nagla-live nun eh. Tapos binablog mo rin niya yung pag... Apo, binablog ko po. Kung paano, kung pwede nyo i-check yung kanyang YouTube channel, kung paano niya isinurvive yung sarili niya through video call, no? Yung pag-therapy, tiniterapy niya yung sarili niya sa tulong ni Tim Palarca sa pamamagitan ng video call. Grabe, mapapanood niyo kung paano siya talagang napaka-positive niya kasi kung papanoorin niyo yung video ko at yung sa channel niya kung simula nung nakalabas siya sa ospital sa bahay nila hanggang siya nagpapagaling siya araw-araw. Talagang akala niyo talaga hindi na siya makakalakad ng ganito. Normal na yung lakad niya. Kaya grabe. At saka ganun eh. Nagulat nga ako. At saka napaka-active ni Jinky sa live ko sa mga premiere. Simula noon nagko-comment. Parang inaalaw niyo talaga yung nakakatulong talaga ng YouTube. Nalilibang ka sa YouTube. Ako, eh. Yun na lang po kasi yung ano ko eh, yung libangan ko, yung YT. Kaya hindi ko rin binitawan yung ano ko. Na lagi ako nagla-live. Na yung wala akong mai-content, kaya kino-content ko po yung pagte-therapy. Oo, yun. Panoorin niyo, i-check niyo kanyang YouTube channel. GK. At ulitin ko po, gusto ko magpasalamat sa team namin. Yan, si Madi, Rosalak, si Katropa, Kanuto, Planstar, yan si Hannah, si Kate. At saka sila Marty Love, yung mga, isa sa mga nag-sponsor noon. Totoy Vivo, ng New Zealand. At saka, si Tim Palarca ba? Ano din? May YouTube din yun, di ba? Si Tim Palarca. Tim Palarca, si Danny Lakay, si Vlog, at saka si Rospin. At saka yung iba, sorry ha, hindi ko na, kasi ang tagal nun eh. Pero maraming tumulong nun. Marami po mga kasawards yung nagbigay. Si Rosmaristella Vlog. Apo, nagbigay din po yan ng tulong. Oo, di ba, ano. Pero siguro, mababanggit natin sa mga susunod na vlog pag nakuha ni Jinky yung mga listahan ng tumulong sa kanya nung nakalabas na sa ospital. So, ganyan po, yung mga nabalian dyan. Hindi, yung mga, di ba? Malaking bagay talaga na gumaling ka kapag may therapy talaga. Kaya ang iba kasi hindi maka-afford dahil mahal eh. Kaya maraming salamat sa mga tumulong kay Jinky habang nung nakalabas sa ospital. Apo, kasi kung wala pong therapy, hindi po magagalaw siya. No, aray. Therapy pa ba yan? Ay, therapy yan. Sino hindi pala? Hindi ka, kumabairo kasi. Yan, so, okay lang mga kasar, yun lang. Uulitin ko po, sa mga hindi po nakapanood ng video na yun, pwede nyo i-check sa, ito pa yung video na yan. Tapos, kung gusto nyo mapanood, click nyo lang yung link ng video para mapanood nyo. Kasi kay Jinky, baka pwede nyo sikutahan ang kanyang YouTube channel na panoorin nyo mula umpisa yung paano siya nagpagaling, no? para magkaroon siya ng revenue. Kasi ilang taon din silang walang maayos sa trabaho talaga. Wala talaga trabaho. Opo. Dahil dun sa nangyari yun. Kumusta naman yung nakabangga sa inyo? Wala na, no? Wala na po. Wala. Awit. Truck yun.
Wala. Papasok din sana. Wala nangyari. Balita. Binangga sila eh. Sila ang binangga. Ayaw kaya mag-ingat po kayo mga nagmumotor, huwag masyadong mabilis ang tatakbo. Relax lang. Relax lang. Ba't sa mga tingin siya? Nangaral sa mga nag- relax lang daw. Yan, sa hanggang doon na lang. O baka, eh, mga may sabihin. Ayan po, nagpapasalamat din po pala ako kay Kuya Lucky Chan TV at saka kay Zinlin Cuisine. And then kay, di ba, nakalimutan ko na yung nasa Hong Kong. Ayan, salamat at nag-live din sila. Oo, oh, mapala. Ayan, si, ano, si Lucky Chan TV at saka si Zinlin Cuisine. Malaking tulong din yun sa pangaraw-araw namin. Maraming salamat po. Ayan, once again, thank you so much po sa lahat ng tumulong sa akin, sa mga ka-sowards po. Sa mga hindi ko po nabanggit, ayan, medyo na-block po yung mind ko. Ayan, salamat po sa inyo lahat, sa mga ka-YouTuber ko po na tumulong, sa mga ka-sowards, sa mga hindi-YouTuber, silent supporter. Maraming salamat. And thank you po kay Tito Eric Alas. Ayan si Tito Eric, si Sir Henry D. Simula po nung... Uy, nung tinulungan niyo po ako, shout out po si Eric! Sila sa akin. Oo. Hanggang ngayon yun, hanggang ngayon. Tito Eric, Sir Henry D. Hanggang ngayon po, nakasupport po yan. Henry D. si may aning kasi, di ba? Henry D. And then ngayon po, si Daddy Dennis Sangko. Ayan, thank you sa mga Daddy Dennis Sangko. Ma'am Ruby, Sir Edward Caballers TV. Ayan po. Yun. Sir Marty, thank you Sir Marty. Yan. Salamat sa lahat ng mga naging part ng itong charity na yun, mission accomplished na yun. Sana magtuloy-tuloy na at least si Jingge ay walang nabago sa lakad. No, wala no. As in, normal na siya ngayon. Ito na lang. Kailangan i-therapy pa. Pero ito po, hindi pa rin to okay. Pero nung simula, nung pumunta kasi kami sa ano, dalawang beses na pumunta dyan sa lumang simbahan. Oh. May diferensya din po itong likod ko eh. Pag nung pumunta po ako last week, pinahiran ko to ng oil sa simbahan. Medyo guminhawa. Tapos kahapon pumunta ulit kami doon. Ito po kasi pag nakaupo ako ng diretso ganun walang sandalan, masakit po ito eh. Tapos pag tumayo ako, medyo balok po. Ah, napiktuhan din ba yan? Opo. Diba pero ngayon feeling ko parang nag-iiba. Siguro gumaganda, may ako, siguro may ano po talaga yung charts ko nang nasa po. Yung wow. Mga simbahan. Oo. Ano ka hindi ako mapasok sa simbahan. Makasalanan ako. Hindi joke lang. Yon. Congrats kay Jinky at congrats sa ating lahat, no. Yan po yung update ni Jinky. Sigurado ako lahat ng mga viewers na makakapanood dito matutuwa. May mga hindi pa nakakapanood ngayon, nakakaalam na okay ka na eh. So, i-check niyo yung video na yun, mga kaso. Grabe yung pinag-aalam ni Jinky. Kate, balik ako na, Kate. Ayun, si Kate ay bumalik na sa pagbablog. Apa, si Kate. At sana, umayos ka na. Ayusin mo na yung buhay mo. Ang ginagamit niya ngayon ay yung cellphone ng nanay niya. Wala kang cellphone ulit kasi nagtrabaho si Kate. Tapos, nakaipon siya, pambili ng cellphone. Kaso, nanakaw. Saan? Sa baklaran. Tanga. Last comment. So, maging ano ulit, pasok ka sa Sword Family. Ito sa atin, tayo lang. Kung gusto mo, kahit pa paano ay masusuportahan pa rin naman kita, kahit pa paano. Ako, bumaba na yung mga views ko. Hindi na katulad dati malakas, pero kahit pa paano, makaka-influensya pa rin ako sa'yo. Last chance. Ayun sa'yo yung buhay mo. Sana, hindi ko alam kung gagawa ko ng para makapag-provide ng cellphone mo na pang vlog. Para magtuloy-tuloy yung pagbablog mo kasi ginagamit niya lang yung cellphone na nanay niya. So, bahala ka na kung gusto mong i-vlog, kung bakit niwala ka, kung pwede mo siyang i-vlog, kung sabihin mo kung anong nangyari sa buhay mo, ipinto mo doon, tapos galingan mo. Pag-vlog para magustuhan mo, huwag yung kapoy. Yung pangit, hindi maganda yung pag-vlog mo dati, malamiya. Kailangan galingan mo. Yan, burahin mo silang na. Ayaw ba? Ayaw, may pag-asa ka ngayon. Dahil si Justin Bieber. Ay, ninaw! Nabulong nga! Nabulong! Justin Bieber! Sige, sana lumakas ka ulit. Yan si Kate, gawa din ang paraan yan. Dahil sana, gusto nang tumigil sa pag-vlog. Ha? Ay, di ba? Sige, magpakamay gusto ka sabihin.
tatlo. Yung ano. Magsalita ka naman. Ba't yung mas jinky? Ayan. Salamat po ulit kay Idol Japper. Kay Idol Canuto. Idol Franstar. Idol Maddie Katigbak. Idol Katropa Official. Ayan. Kay Kabugay. Kay Hansek. Ayan. Thank you so much po sa lahat. Salamat especially sa Panginoon dahil ayan, ginamit ang instrumento at tinuluan si Jinky at sa lahat ng mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Dahil kaya pa salamat na... Salamat po ng marami. Ayan. Basta malaki ang views natin, malaki ang sinasahod natin mga kasol, malaki din yung chat yung mga gawa natin sa sarili nating pera. Kaya pag hindi kaya, may mga sponsor naman tayo. Yeah, thank you kay Tito Eric tsaka kay Tito D. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi makakapunta ulit dito sa Abidjan. Oh. Hindi niya may mamimit si Idol Japper Sniper. Pero ano, may plano na kami na pupuntahan ka. Oo, mula kami. Nakita mo nga lang ulit. Naunahan lang tayo. Naunahan lang kami. Nakita mo lang ulit. Hindi, sa mga, sa ano, di ba nagko-comment ako na magaling ka na pala? Ah, oo. Balak ka na namin puntahan. Pumupunta nga siya sa LS ko, tapos... Inaano niya? Oh, plano na 'yun. Plano ko na 'yung pupuntahan siya. Gulat siya. 'Di ba may ano ako may ginagawa akong subscriber attack 'yung si Jenny Africa? Oh, siya 'yung susunod kong pupuntahan sana. Ikasit nagulat ako. Ay. Ikaw 'yung ako 'yung inatak. Oh, siya 'yung susunod sana. Jingdi. Gulat kang ninong kasi parang walang nangyari sa atin. Oh, hinantay ko lang si ano, hinantay ko lang si Franstar na dumating ulit. Kasi gusto ko kasama ko si Franstar. Kumusta talaga namin? Mm-hmm. Kaso naunahan ako. Kasi si Franstar nandun pa sa bulbol. Yan. Bohol. Mga kasos, suportahan si Jingdi na yung YouTube channel at congrats sa World Community dahil mission accomplished. Yan. Yan. Thank you. Yan, jokes kay Lani lang dyan. Magpagaling ka parang maigi at yung Jinky. Halika pala, Jinky. Thank you. Halika ka, Jinky. Ayan. Parang, hindi, sabi ko kasi ba, pakilala kita kay Kabugay. Kalala mo nga nung talay. Tabi ka kakabot, titignan ko lang kung may spark ba. Kalala mo na ang talay. Ang layo. Ang layo. Magpatalayaw! Yan. Uy. Lapit pa ka. Loko-loko. Sige, okay, okay na. Yan lang. Ha? Sabihin ako sa iyo. Ikaw, sararin ka talaga ng lahat. Bakit? Upang marami na nangyari sa anong yan. Oo nga, no. Tapos dadagdag mo kayo, si Kabugay, tsaka si ano. Hindi, love team lang. Oo nga. Music video. Ah. Alam nyo, nakakatakot gumawa ng music video dito. Kasi nagkakatuluyan. Si Canuto at si Steph, dito nag-umpisa eh. So yan mga kasaward, tapos na tayo. Kaya lang ako pumunta dito sa lugar ni Canuto. Kasi gusto kong i-upload to ngayon. Eh may challenge ako na hindi ako mag-upload na kasama yung Bukana. Kaya dito ako pumunta para at least maki-upload ko to para maano ko pa rin yung challenge. Ayos. Bye-bye. Kasi Justin parang namumula tumitingin kayo. Oh, okay. Kay Kabugay. Ah, di ba na nalata mo din? Kabugay din parang pahabol. Salamat ka pala sa nag-sponsor ng ano kay Lord. Ano yan? Para babe, ano yun? Ang tunay na babe. Ayun na, tunay na babe. Ano yung bigay sa akin? Ayun. Ito tunay. Ayun, si Canuto. Ayan. Alright. Kaya na si Boss Doc sa na. Akala ko, babe yan. Kamusta na kanina ka muna? Oh. Ano yun? Bak! Oh no! Totoo pa lang chismis! Ginanon ka niya? Ginanon ka? Ito ka, beef ka! Ah, okay! Ay, mga kasos, Jinky, parang walang nangyari. Ang galing, gagaling na lang. Ang galing ni Lord. Napaka lupit. Sobrang mapangyarihan. Takila, walang katulad. Amen. At i-flex ko lang ito mga kasower na. Si Katropa. Si Katropa. May prize. Ang isa sa may mga ganitong. Akin yan na. Asa yun ba? Yung patupo na sa kanya. Ayun nalagyan ako naman. Captain. Gusto niya humingi ng t-shirt mo? Oo. Oh. Eh, sabi ko, wala ka pang t-shirt na available. Oo. Oh. Sabi nila, binigay ko. Diba? Yan. Ito! Kauna-una mo to. Oo nga, wala lang eh. Kauna-una mo itong ano eh. Ang daming na ano dyan, na ipit na tinggil. Hahaha!
naman tayo sa TikTok. Oo. Ang ginawa ko dyan ay ano lang, 10 piraso lang yan. Hindi ko alam kung sino pa yung mga nakakuha niyan. Tsaka yung naka-strike na puti. Oo, kasi hindi ako talaga gagawa ng clothing na magbibinta ng ganito. Kasi pangit ang pag may mukha mo eh. Bakit? Ah, hindi siya maganda. Hindi, nakikita ka ganda nila. Oh, ang ginawa ko lang talaga to para ano lang, mga 10 piraso lang yata. So, para lang, kaso may mga bumili kasi, naubos ka agad, pero hindi ako mag-clothing ng ganyan talaga. Na, kasi hindi masusuot yan sa ano eh. Sa ibang lugar. Parang pagkatawan lang ngayon. Tignan mo, parang lapida eh. Tago ko pa ito. Oh, pang ano lang, yung mga solid na solid talaga, mga kaibigan. Biram-biram ito. No, the best. Ay, gusto mo sa t-shirt mo. Sabi ko, yeah, wala na ako t-shirt. Hindi yun na binigyo. Ay, awa rin just ma, buhay pa rin hanggang ngayon. Oo, ang ganda pa nga. Ang ganda ng tera niya. Ang ganda ng tera. Aba, ang galing mong shoot. Ang galing. Kasi hindi kasi pingkaw eh. Hindi pingkaw. Abot! Hindi pa pingkaw. Ma'am! Ay! Ay! Alright, pina tayo! Ay! Bakit may nalang kaguran? Ayun o! Ay! Bakit mo nila na yan? Papi, ibalik mo ito! Anak lang! Pag nakaw pa rin bato!